Magandang umaga, magandang araw. Ito ho ang inyong kabayan, Dine sa Canada. Ayan. At ako ho ay magbabahagi sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa pamumuhay Dine sa Canada. Alam niyo ka ho, ay ako ay 3,000 halos kumigit kumulang sa 3,000 araw ng natin sa Canada. Kaya nga ho ay marami kayong pwede matutunan sa akin. Ano ha? Kaya nga ang aking layunin sa pagbablog ko ay ang makapagbahagi sa inyo ng mga kaalaman, praktikal na kaalaman base sa aking mismo karanasan. O, gusto nyo gawin yan? O, kumbaga kami ay nakarating din ay maraming proseso din ang anana na. Kaya kung kayo ay naghahangad o sa inyong sa hinuhap ng inyong gunita ay kayo ay napapailig na pumunta din sa Canada, ay makinig ho kayo sa aking mga vlog. Sundan nyo ho ako at napakarami kong pwedeng maibahagi sa inyo. At hindi ko balak, hindi layunin ang aking mga vlog na ang kayong mga kabayan ko ay magsipuntahan din eh lahat. Sapagkat siyempre ang pagpunta ko sa Canada ay depende sa kakayahan, sa mga sa kagustuhan ng ninyo. At alam ko maraming kabayan natin ang kumbaga eh sinasabi sila yung makabayan at hindi na aalis sa bansang Pilipinas. Ay kaya nga ho, ito ay para doon sa mga na may napapaibig na pumunta rin. Kung kayo ho ay napapaibig pumunta rin eh. At tayo naman, iginagalang natin ang kanyang mga personal preferences o yung tinatawag na freedom. Kaya iginagalang ko kung ang inyong personal preference ay mag-stay at ayaw niyo makinig sa vlog ko, wala pong problema yan. At dahil ito ay patungkol o para doon sa mga kabayan natin na naghahangad dahil sa kanilang kagustuhan, personal preference na makarating sa ibang bansa, ay lalo-lalo na din sa Canada. Ano ha? Kaya para ho sa mga nagnanais na magkaroon ng mga ibang pananaw, madagdaga ng perspective sa kung paano ga pumupunta o nabubuhay ang mga tao din sa Canada, ay makinig ho kayo. At dahil sa una kong vlog na ito, gusto kong kayo may matutunan sa akin. At kaya ibabahagi ko sa inyo kung talagang gusto nyo makarating sa ibang bansa o din sa Canada, bibigyan ko kayo ng mga tips. Ano ha? Bibigyan ko kayo ngayon na siguro'y humigit kumulang. And then, to be exact ay 5 tips o payo. Kung hindi man tips, payo. Para kayo ay makarating, kung kayo ay nagnanais makarating din sa Canada. Kaya tutulungan kayo ng kabayan nyo din sa Canada. At ako ho yan, bibigyan kayo ng 5 tips o 5 payo. 5 mga hakbang upang mapadali o magkaroon kayo ng kaliwanagan tungkol sa pagpunta din sa Canada. Ayan ha. So, magtapo kayo. Una ay mangarap. Mangarap, pangarapin ninyo na makarating din eh. Nagsisimula ho lahat ang may gusto natin mangyari sa buhay natin sa pamamagitan ng pangangarap. At sa palagay ko naman ay kayo nangangarap na mabubuting bagay. Kaya kung nanais nyo kayo makarating sa Canada, ito ay simulan nyo ng sa pangarap. Yan, pangarap. Set a dream. Kumbaga sa English ay dream about it. Yeah? Dream o mangarap. Pangalawa, magtakda o itakda ninyo kung kailan nyo gustong pumunta sa Canada. Kumbaga ay set a goal sa English, parang set a goal. Kung gusto nyo, halimbawa ay sa loob ng 5 taon, makarating na kayo din eh. O kaya sa loob ng 10 taon, o kaya sa loob ng 2 taon. Yan ho ay itinatakda.
Dahil kapag ka, alam niyo malapit na at wala pa nangyayari, eh may ang pagtatakda ninyo ay ito ang magdidikta sa inyo kung paano baga kayo magmamadali na, kung paano kayo parang... So magbibigay ito ng direction sa inyo kung itinakda ninyo sa ganung panahon, gusto niyo makarating din eh. Medyo nadidistract lang ako ng konti paminsan-minsan at ako'y nagdadrive. Ano ha, galing ako sa trabaho ay panggabi. Kaya para medyo madilim-dilim pa. Dini ho ngayon ay 7:30 na, kaya alam ako limlim. Ayan, at ako'y liliko at makapamalengke na konti. Ayan, pangalawa ay magtakda. Ang pangatlo ay maghanda. Ayan, paano tayo? Ah, hindi muna. Huwag muna maghanda. Ang siguro, unahin natin yung mag-aral. Alamin, mag-aral. Ibig sabihin ay pag-aralan natin kung paano ba nakakarating din sa Canada. Ano paano ko nag-aaral? Una, pwede kayong magbasa-basa. Basahin nyo tungkol sa website ng Canada. Canada.ca, yung website ng official website ng Canada. O kaya, kung hindi man kayo magbasa, pwede kayo magtanong-tanong. O kaya, manood kayo ng mga vlog na katulad nito. Yan ang sinasabi ko, mag-aral. Dahil, kung mag-aaral kayo, marami kayong matututunan. Hindi ka? Tama. Pag-aralan ninyo kung umuha kayo ng mga kaalaman kung paano mga tao nakakarating din eh. At kaya ako'y nakarating na, pero pang-atlo pa lang yun, gusto kong magdagdag pa ng dalawa. Pang-apat, maghanda. Ayan, maghanda o paghandaan. Sabihin, kung kayo ngayon nag-aral na, ay di kailangan may mga paghahandang gagawin. Ay, ano ka ho yung mga iahanda ninyo? Halimbawa, kailangan nyo pala sa pag-aaral nyo ay maghanda kayo ng mga papeles o kaya ng inyong mga credentials o kaya kailangan nyo rin ng pera. Marami yung ihanda. Diba? So, kailangan nyo ihanda ang inyong pinansyal. Kailangan maghanda kayo ng inyong paalaman. Kumbaga, mental, financial, emotional, preparation. Yeah, kailangan ihanda nyo yung mga yun. Yung financial ay napakalaking pera pala ang gagamitin din. Ay, ako nga ako'y kumuha ng IELTS yan sa Pilipinas. Tagal-tagal na rin yun. 7,000 para ikay pumasalaan dun sa tinatawag na International English Language Test System. IELTS, yung language proficiency sa English. At pag hindi kayo nakapasara, ay hindi kayo makakarating din. May requirement ng total score. At malaking portion, malaking bahagi ng inyong total point pagpunta rin eh. Ay, kailangan makapasa. Ay, mahal eh. Ay, paano papasa? Nag-aral ka nga, tama. And then, maghanda ka ng budget para daw. Ay, isa lang sa mga gastos eh. Ay, kung talaga ikaw ay maaprobahan, kailangan mo maganda ng mga dokumento. Ay, pa-authenticate ninyo lahat ng inyong credentials, ng inyong mga birth certificate, marriage contract, ng mag-asawa, at saka kung gusto nyo isama ang mga anak ninyo, ay ang daming papailay. Parot pa rin eh, hindi yung napakamahal na maabot eh. Ay, hindi nakalakihan nyo, pero may mas malaki pa doon. Kung marami yung dapat ihanda nyo eh. Kaya nga hindi lahat ng gusto pumunta rin eh, salpak na agad ang timanoy dahil may alam o kaya dahil ang gusto pumunta rin eh, ay marami ha. Sabi ko nga ipaghandaan niya mentally, financially, emotionally, and alam po naman kayo mga spiritual. So yan, at saka yung huli bago bumaba ay di naghanda, ay di umaksyon, hindi pwede puro isip-isip, hindi puro pera-pera. Nakapag-isip ka na nga, maganda yung preparation, mentally, matalino ka, magarami ka naman na marami ka naman kaalaman sa buhay dahil ikaw ay professional, meron ka ng experience, etc. Ang dami mo nabasa, pero ang huli, kung ito ay pa dili-dali,
sabihin ay paudlo-tudlo, hindi maintindihan kung tutuloy o hindi. Sabi, pag ikaw ay nangarap at nagtakda at nag-aral na rin naman at naghahanda rin naman, ay action mo na, action na, kailangan action na. Hindi pwede puro basa ng basa, pero ang aba ay baka nakaka-isang taon ako ay nagbabasa at nag-aaral, ay wala pa rin action na ginagawa, kundi paunti-unti. Alam, so kung nagsimula na kayo, tuloy-tuloy ang action. Limang mga bagay, tips, para kayo ay madali makarating din sa Canada. Una, mangarap, dahil pag kayo nangarap, mas madali na lahat, dahil parang gustong-gusto niyo mangyari para sa inyo. Ito ay ang pangarap. Pangalawa, magtakda. Pangatlo, mag-aral. Pang-apat, maghanda. Pang-lima ay bumaksyon, kumilos. Ayan. O, hanggang dito na nung muna ang inyong kabayan, Dine sa Canada. Sa susunod kong vlog, sundan nyo ako, pwede kayo magtanong sa akin, mag-comment kayo, at marami pa kayong matutunan sa akin. Kaya subscribe na kayo sa inyong kabayan, Dine sa Canada. Bye-bye.